emergency, emergency, bar! Ang Eastern Summer ay isa sa pinakamadaming kwento-kwento tungkol sa mga urban legends dito sa Pilipinas. Kaya ngayon susubukan natin mag-spend ng overnight kung makakasurvive ba tayo ngayong gabi. Alright mga kaibigan, ready na kami. Pero kagaya nga ng sinabi ko, ang billionaire gang ayaw akong samahan. Dadalaw na lang daw sila kasi ayaw nila magpuyat, nirason lang kasi takot. At syempre boy, dahil din nyo ko sinaman, dapat safety first. At andito si Kuya Ame para ang magiging guardian angel namin ngayong gabi. Boy, mag-iingat ka rito sa lugar ng Samar kasi sa Samar ang pinakamaraming kwento ng mga kababalaghan. Madami daw mangkukulam at black spirit dito. Basta boy, isa lang naman masasabi sa'yo. Pagdating mo doon sa Talahiban, sa gubat, huwag ka manggagambala ng mga kung ano-ano. Tahimik ka lang. Huwag ka mang-trigger ng kung ano mang meron doon. Magpakabait ka lang doon. Kasi kung ano mang merong elemento doon, takot rin yung mga yan sa tao. Kung gaano ka katakot sa kanila, takot din sila sa'yo. Pagdating mo doon sa Talahiban, i-trigger mo. Subukan mo. Kaya ka naman nandito, diba? Para malaman mo kung meron ba talagang masamang elemento dyan. Hanapin mo kung meron ba talaga. Boy, ang pinaka-importante sa lahat, umuwi ka ng buhay, ha? Yun lang. Alright, mga kaibigan. Pumatak na ang alas 12:41 at andito na ang propa. At andito ang ating guardian angel. Tapos andito tayo sa gitna ng daan. Tapos dun yung pupuntahan natin. Lalakasan lang natin ang loob natin. Kasi pag mahina ang loob mo, dun ka kukuyugin ng mga masamang espiritu. Tama, kuya? Tama. First time kong gagawin ito. Ako rin. Kaya kailangan natin ng kahit safety first lang andyan si Kuya Ame. Kuya, di ba may mga nangyayari dito masama? Oo. So, dito na papasok na tayo mga kaibigan. Patuloy na kaming naglakad sa patutunguhan namin. Pag nalobat yung ano natin, mga flashlight, kailangan natin gumawa ng apoy. Torch. Oh my God. Kabayo, boy! May nakikita kong kabayo. Horse. Hello. Alam mo yung palapit tayo ng palapit? Parang kinakabahan ako. Oo, gagi. Ganun talaga experience, boy. Time check tayo mga kaibigan. Ay, 1 a.m. na. Mga 10 minuto kami naglalakad. Bye. Gagi. Naglig lang ko, naglig. Kuya Ame, feeling mo, saan tayo maggagawa ng parang bahay-bahay? Dito na lang, no? First things first, kailangan natin makabuo ng parang bahay-bahay. Agad-agad kaming kumuha ng mga materyales para sa gagawin naming shelter. Ariko! Meron na tayong lapag. Kailangan lang natin yung pundasyon kasi kumbaga kapag uulan, safe yung mga cameras, safe yung ano natin, bag, tapos may matutulugan tayo. So mga kaibigan, medyo patapos na ang aming bahay. Kumukuha lang kami ng dahon na saging para pwede namin higaan. Boy! Meron na tayo matutuluyan. Hindi na kami nakalayo. Makakabuo kami ng ganyan, boy. Parang kanina nagtatakutan lang tayo eh. Sana walang ulan ngayon. Kasi hindi masyadong matibay yung bubog natin. Eto, pwede na tayo matutuluyan. Boy, sampulan mo. Di ba? Pwede na tayo matulog, boy. Boy, ganito yan, boy. Uy! Sobrang lupit. Nakagawa na tayo ng shelter natin. Ngayon, oras naman para mag-tour tayo dito sa lugar. Let's go. Gusto ko eh. Alauna 21 na. So kagaya nga ng sinabi ni Kuya Ame, meron daw mga pinapatay po dito. Oh, sinasalvage. Mga sinasalvage. Tapos totoo po ba na meron talagang mga engkanto dito? Like example po. Kapre. Manananggal. Ay, manananggal? Tikwalang. Tikwalang. Aswang. So talagang nakakatakot talaga dito. What is this? Boy, may ahas! Habang naglalakad kami, namatay na kami ng isang flashlight. Guys, isang flashlight natin na lobat na. Ito na nga yung sinasabi ko, kailangan nating magdala ng apoy. Torch! Kailangan nating gumawa. Dede, ano po ba to? Wala na, dito na lang. Oh, mga butas dun oh. Nakakatakot dito kasi may mga butas-butas pa. Oh, shit! Ganito, para siyang maliit na kuweba, tapos may mga butas-butas. Pakolo ko. Ano na bono ko, par? Kala kong ulo. Sa ako lang pala. Gon, magutom na ako. Nakaramdam ka na rin ba? It's time, boy, na manghuli ng isda at lutuin natin. Let's go. Woo! Oras na para gumawa ng apoy.
Boy, abang gumagawa tayo ng apoy dito, inaayos natin ni Kuya Tukoy yung higaan natin. Tingnan mo, boy. Nilalagyan na ng ano, mga daon na saging. At malago na ang ating apoy. Ito yung ginagawa namin nung bata pa ako. Magawa kami sunog. Ayun na! Ito na. Boy, ngayon, nakagawa na tayo ng apoy. It's time para mangisda na kami ni Kuya Ami. Ready na kami ni Kuya Ami. Let's go! Kailangan natin makahuli ng pating. Pati-pating, hindi inurungan ni Kuya Ami. Last dos na madaling araw nang huli kami ng isda ni Kuya Ami. Ingat para ha, ingat. Sa mga kaibigan, sa boses lang maririnig niyo sa akin ngayon kasi napakadilim dito at napakalalim na. Kita niyo mga kaibigan kung gaano nakalalim to. At si Kuya Ami, yan ang sarap. Palayo na kami ng palayo sa baybayin. Lumalalim na rin yung tubig sa dagat. Tignan nyo kung gaano kalayo to ha. Andito yung pinanggalingan namin. At andito ako sa gitna ng dagat. Guys, ang layo na. Tignan nyo kung gaano kalayo. Ganun lang yung ilaw. Kaya may okay lang pa-reload na itong baril ko. So nire-reload na ni Kuya Ame yung baril ko. Para pag nakakita ako ng ano, pating man, tusukin ko sa mata. Kuya Ame, dito ka lang sa tabi ko ha. Lubog, no? Nahirapan na kami mangisda ni Kuya Ame dahil sa sobrang lubog ng dagat. At nung sumisid si Kuya Ame, bigla niya akong iniwan sa gitna ng dagat. Kuya Ame! Iniwan na ako, Kuya Ame. Kuya Ame! Kuya Ame! Kuya Ame! Layo na! Iniwan mo ako! Natakot ako! Grabe ko talaga na wala, sumisid lang, par. Natakot talaga ako, promise. Sobrang layo na namin, no. Takot ako kaya may kasi yung ano, yung tinatapakan ko, ano siya malambot. Tignan nyo kung gano'n nakalalim. Hanggang leeg ko na yan, tapos sobrang lambot pa ng tinatapakan ko. At naisipan kong bumalik na lang kasi sobrang delikado na. Boy, kamusta ang huli? Wala kami na huli, boy. Alam mo kung bakit? Bakit, boy? Sobrang lalim, di ko na matingkad. Si Kuya Ame, natakot na ako kasi bigla akong iniwan. So ngayon, si Kuya Ame, siya na yung lulusong dun sa pinakamalayong parte ng dagat. At ako dito, mag-aantay na lang dyan at maghahanap at kakain ng buko. Kaya may good luck ah. Dahil wala tayong nakuhang isda, tagumpay pa rin ang buko. Para pumatak na ang alas 3, it's time to do the challenge. Kailangan tatlo lang tayo at hindi kasama sila kuya. Tayo lang. Kakayanin kayo. Kakayanin natin. Titignan natin kung uurong ba ang sasaten. Kung meron tayong ano dito, sniper. It's 3 a.m. in the morning, mag-sniper tayo. Nakabahan ako. Sa mga oras na to, habang papalapit kami ng papalapit sa pupuntahan namin, sobrang nakakatakot na. Grabe, tignan mo. Boy, tignan mo. Para tapak mo na yung camera eh. Gayaan, par. Yung camera. Ito. Tignan yung mga isda. Kaso ang hirap kasi ang liit. Pagkarating namin dito sa may ilog, meron kaming hindi inaasahang mangyayari. Di bar? Tara bar. Tara. Ano lang. Kaya? Takot! Takot! Ayaw matanggal. Nauna pa yung cameraman eh. Buti hindi binatawan yung camera. Marami nang makikita mo dyan. Emergency, what? Emergency bar. Buti wala akong napano sa inyo. Wala par, emergency bar. Ariko. Kala ko po walang takutan. Boy. Gagi, sino hindi matatakot bigla nun? Una tumakbo. Ay, tumakbo eh. Ganito, magpapasama na tayo kila kuya. O ano, G? G! Ay, gagi, umulan. Ano yung gamit natin dun, par? May bag tayo dun. Takbuhan, ha? Tiri. Para, ito, par. Ay, gagi, hindi tumama. So, ayun mga paro. Ito na. Ay, tumama. Tumama, par. Ayun. So mga par, tayo ay naka-panan, ha? Pero, palit nga lang siya.
nangyari? Grabe, hindi ko na alam kung saan na tayo, par. Tignan mo, par, kung saan tayo. Tignan mo yung paligid. Sa mga oras na to, hindi ko inaasahang sasabihin sa amin ni Kuya Totoy to na meron daw siyang nakitang putol na paa. Paa na paa. Meron? Paa ng tao. Ha? Nagulat talaga ako sa sinabi ni Kuya dito. Makakita ka ba naman ng putol na paa? Hindi ko lang sure kung tinatakot ba kami ni Kuya Totoy dito. Kasi sa eyesight ko, hindi ko masyadong clear na nakita yung putol na paa. Kaya nagpanik na rin kami. Uy, putyong gala, uy, tulong! Buti ka lang. Di nga, Kuya! Ha? Ha? Alam, boy. Boy, tulong, tulong, tulong. Paano, yung paano? Paano paa? Putol po? Putol. Ha? Paano, boy? Pakakal natin yung paano. Oh my God! Boy, anong nakita, boy? Paano? Loh! Kago. Sa pangyayari na to, sobrang timing din kasi nawala ng ilaw yung camera namin. Oh, kalma lang. At sa ngayon, nawala na kami ng ilaw. Putol na pa, ah! Si Kuya Totoy po na nakakita, eh. Ayun! Oh. Merong huli! At least, merong huli. Ito, meron din kami huli, Kuya. Malait lang. Kaso wala na rin. Kasi, Lubog. Lubog, no? Oo. Sayang. Oh. Pero at least meron tayong, ito na yung makakain natin, no? Oo, at least meron makakain na yan, par! Ano po yung nakita mo dun, Kuya Totoy? Paa. Paa ng tao? Siguro. Oh my God. Sabi nila dito, boy. Marami nga daw sinasalvage dito. Grabe, par! Digital. Putang gala, oo. Oh. Nabahan ako bigla. Pwedeng silipin pa. Ayoko, putang gala. Baka hindi ka makatulog, par. Hindi ko sure kung totoong paa yung nakita ko kasi ano yun eh, maputla tapos hinlalaki lang yung parang di siya malinaw sa ano, eyesight. Ito na par, niluluto na oh. Ayan guys oh, niluluto na. Ayan lang yung kakainin natin bro. Okay lang, importante na experience natin lahat. Huwag ko lang yung tapang natin pagkakapak tayo ng paa. Grabe. Titikim na tayo par ha, ito na. Labas yan. Fresh labas. Labas par, labas. Sunod na titikim. Yun si Kuya. Sarap par. Oh boy, tikman mo na. Sarap fresh par, na fresh, fresh par. Labas par. Grabe mga kaibigan, it's 5:24 ng umaga. Puchang gala, walang tulugan. Uusap lang kami dyan for the whole night. At iniwan na kami nila Kuya, nandun na sila sa resort. At kami lang andito. Yung ginawa natin boy, parang lesson lang dito sa buhay. Kailangan mo harapin yung mga takot mo. Kailangan mo harapin yung mga struggles, challenges, para makamit mo ang tugumpay. Gaya din. Isang kasa! Isang kasa boy! Grabe, kita nyo yan. Kanina, sobrang nakakatakot yan. Ngayon, kita nyo naman. Tagumpay, pre, tagumpay. Tapos ayun o, may mga umano pang ibon dun o. Ayun o. Tapos kita nyo yung andun, parang stick. Andun kami kanina ni Kuya. Akalain nyo sobrang layo. At ito naman yung bonfire namin, walang-wala no. Babay, maraming salamat sa iyong ilaw. Grabe, solid par. Ayun, salamat sa panonood at grabe. Bro, congrats sa ating tatlo. At huwag nila kalimutan na mag-subscribe. At salamat sa inyong lahat kasi hindi nyo rin kami iniwan sa hanggang dulo na to. At kung isa ka man doon, mag-comment down below ka at paabutin na natin ang 1 million to. Peace out! Subscribe!